Good evening to everyone, and thank you for joining us in this very, very special episode of the LWJK Show. So today we have Senator Aimee Marcos. So happy to meet you. Yes. Same year, Senator. And I thought you were Coco and you were Joe. Laging ganyan. Androgynous. Kaya, okay. Gender fluid. Yes. So, today. Well, today, no, tatanungin natin si Manang Aimee, ang super ate, sa mga prevailing issues now in politics. And of course, very like... serious pala to. Kala ko sayaw-sayaw na ito. Ay, hindi. For today, we want to, of course, understand you and your work in the Senate, and sinusubaybay po namin yung inyong mga trabaho doon sa loob at labas. So, gusto lang po namin malaman at ng aming mga followers ang inyong mga masasabi sa mga bagay na ito. Gusto po namin malaman, of course, dahil po bilang Marcos, eh, hindi po talaga mawawala yung usapin po na kasama po si tatay niya po, Ferdinand E. Marcos Sr. So, ngayon po sa nangyayari ngayon sa ating lipunan, yung mga problema po natin ngayon sa ating bansa, kung kayo po ay si tatay niyo po ngayon, paano niyo po i-approach ang mga issues na ito? Sa pagkakakilala mo, Sen, sa tatay mo, ano kaya yung masasabi niya sa issue ng EDCA ngayon? Sa EDCA, maliwanag naman yung tatay ko. Gustong-gusto niya na merong strong military presence ang Amerika dito sa atin para, yun nga, may MDT tayo at may alyansa tayo sa mga Amerikano. Pero, ayun na, malaking pero. Importante. Kasi nung panahon niya, di ba, yung Vietnam War. Ayaw niya na gagamitin ang ating mga lugar bilang staging. Kumbaga, hindi pwedeng lumipad yung mag-aatake sa Vietnam noon mula sa Clark Air Base. Okay. Bawal na bawal yun. Ayaw niya. Kasi sabi niya, pag ginawa raw yun, babanatan rin tayo. Okay. Eh di, bubuksan mo yung Pilipinas sa peligro. Mm-hmm. Ayaw niya yun. So, number one, don't put the Philippines in harm's way. Number two, ano bang bentaha sa atin? Talaga bang ipagtatanggol tayo? Or... kulela tayo at luging-lugi. Mm-hmm. Medyo humingi siya noon ng red para ipaliwanag na talagang may-ari pa rin ng base militar ay Pilipino. So, nakataas ang bandila natin at bilang may-ari, binabayaran tayo ng upa. Mm-hmm. Parang wala akong naririnig na upa ngayon. Yeah. Ano talaga ang ano bang bibigay sa atin? Parang mga kakarampot lang na drone. Wala namang mga wala namang F-16. Yung wala namang brigade. Oo nga, mamaya bibigay naman yung tinatawag nilang excess equipment na mga bulok na truck, yes, mga sinahon ng mga jeep. Eh, wag namang ganun. At ikatlo, at ito talaga mahalaga sa kanya, lahat ng tao, lahat ng bansa sa Barangay Asia, mananatiling kapitbahay natin habang buhay, forever and ever. Ba't natin aawayin? So, yun ang sabi niya nung pinipili siya ng mga Amerikano ng panahon ngayon na magpadala ng sundalo sa Vietnam. Sabi niya, nangako ako magpapadala ako ng sundalo. Pero yung sundalo na pinadala niya, yung PhilCAG, yung mga engineering brigade na non-combatant, na walang barel, kundi piko, pala, kasi nagpatayo sila ng mga eskwelahan, ng mga tulay, ganun. Tumulong sila. Sundalo nga, pero syempre walang barilan. Pagkat sabi niya, nako, forever and ever, natin magiging kapitbahayan. Aalis, babalik ang mga kano, pero yung kapitbahay, forever yan. Tama. Maganda to, Sen, kasi parang, it's a new perspective na parang pwedeng nandito yung kano, pero there's a clear boundary na hindi tayo pwede. It is yes, but dati in very clear terms. Yes. Dati nga kasi, di ba, base militar talaga. Ewan ko sa EDCA, ano ba talaga ang gagawin? Kasi ayaw nilang gamitin yung word military base. Yeah. Pero sa level ng technology at sa pinag-uusapan, parang mas malala. Yes. Parang mas malala. Blur na kung ano talaga yung gusto nilang gawin dito. Na, so, hindi na klaro. That is why... Dapat klaruhin. Yes. Akin, dapat klaruhin. May tanong din kung yung Taiwan, sakop ba ng alyansa natin sa Amerika? Pagkat, ang sabi doon, anything in the Pacific,
Pero ang touring natin in sa ilalim ng One China Policy, ang Taiwan internal issue sa China. Mm-hmm. Mm-hmm. So hindi siya sakot ng MDT. Yes. Yun ang opinion ng ibang dalubhasa. Mm-hmm. So baka out of coverage area na yun. Pag Taiwan ang pinag-uusapan. Kasi parang pinakialaman tayo sa farm, sa Mindanao. Kasi yung pakialam doon, no? Mm-hmm. Pilipino sa Pilipino nag-uusap. Mm-hmm. Yes. Kung kayo po ang tatay nyo, ano po kaya ang masasabi niya at gagawin niya sa issue ng hoarding ng agricultural products? Hello, bibitahin nyo! Hindi, magwawala yun. Kasi yung tatay ko masyadong diehard sa mga magsasaka. Mm-hmm. At alam naman natin na nakapag-export ang Pilipinas noon ng bigas. Samantala ngayon, number one importer na po tayo. Mm-hmm. Yung hoarder, ginawa niya talagang economic sabotage yan. Ibig sabihin capital crime, ha? Uh-huh. Hindi biro-biro yan, non-negotiable, hindi ka magbabayad ng piyat, sa kulong ang aabutin, talagang pugot ulo yan. Hindi siya papayag ng ganyan. At saka maganda naman, may batas naman tayo mula noong 2016, meron na tayong large-scale economic smuggling equals economic sabotage. Uh-huh. Ang problema hanggang ngayon, 2016, 2023, 7 taon na, wala naman nakukulong eh. Yun. Sa ilalim ng batas. Parang, teka nga, bakit ayaw ninyo? Parang, obvious ba na may humaharang? Would you say, Manang Aimee, that there is a serious problem in law enforcement? Of oo naman, obvious ba? Parang, lahat ng media, lahat ng blogger, lahat ng senador, lahat ng congressman, binigay na yung listahan ng mga nagmamanipula, nag-i-smuggle. Lahat ng address, alam na. Lahat ng bodega, alam na. Eh, ba't hindi nahuhuli? Parang, ang DA lang ba at ang custom ang hindi nakakaala? Parang, teka nga, araw-araw na sa dyaryo. Correct. Opo. Ayun, so, eto... Pero in fairness, in fairness, si Asik James Layo, nagsimula na magsampa ng mga kaso. May 13 yata na kaso, tapos nagre-raid na rin sila ng task force. Sana, wag pakitang tao, sana, lubos. Tuloy-tuloy. Yeah, all the way. Yes. So, Sen, punta na tayo sa pangatlo. Kung ikaw ang tatay mo, ano kaya ang masasabi niya? Masasabi niya tungkol sa illegal drugs naman. Na illegal drugs, klaro yun. Hindi na masasabi yun. Talaga na firing squad. Uh-huh. By the name of Sen. Tapos lahat ng mga, lahat ng tawa, seryoso ba? Talaga mangyayari to? Talagang binagas yung name of Sen. So, maliwanag yun. Pero minsan lang nangyari, parang panindak, alam mo yun, tapos lahat natakot na. Mm-hmm. Parang pagbata ka, pinalo ka, tapos iyak ka ng iyak, hindi mo nagagawin talaga. Yes. Minsan lang. Example lang na, hoy, gagawin ko talaga, dahan-dahan kayo. Seryoso tayo. So, nasindak naman lahat, kasi isipin mo, ang dami-dami nanood ng firing squad. Effective. Biro-biro. Effective na deterrent po talaga. Oh, mali pa. Takot na. Afraid lang, ha? Paano nanood eh? Ang daing nanood, tapos pinalabas sa TV, sindak na lahat. Alam nilang mangyayari sa kanila. Oo. No joke. Yes. Hindi joke.